Welcome to Bye Bye Beach Resort, Dumanhog, Cebu. So guys, tara, samahan nyo kaming maligo, cherries. So ayun na nga, nag-travel na kami papunta doon. Maybe around 2 hours from Talisay area going there. So yun na nga guys, nakarating na kami after the long travel, cherries, long travel. So ayun na nga, magbitbit na tayo at maglakad na tayo papunta doon. But before that, magbayad muna tayo ng entrance fee, no? So after that, maglakad na naman yung mga peg. So tingnan nyo, bitbit to the max ang mga peg natin dito, cherries. So yan, siguro nakarating kami yan maybe around mga 8 plus in the morning. So yan, matirik na yung init, no? So maglakad lang tayo papunta doon sa ating patutunguhan. So ayan na nga, lakad-lakad tayo, feeling vlogger, feeling correct, feeling char. So ayan na nga, ang tagal natin makarating doon, no? So ayan, so ang iba pala dito guys, meron silang maraming cottages, pero yung iba dito nagpa-book ahead of time, kaya meron sila doon. Kaya kami walk-in lang, dyan lang kami sa may beachfront, nag-rent lang kami siya ng table at saka may chairs na siya. So okay naman din kasi per table ata is 250. So good thing kasi nasa front talaga kayo ng dagat, kasi kung gusto nyong magligo doon at mag-swimming, so ang bilis nyo lang compare doon sa likod na cottage. Paglakad ka pa talaga papunta doon, tapos yung mga gamit mo iwan pa, di ba? Mas ano to sa amin, mas maganda tong ano namin na ginagawa na dito na lang sa harap ng ano. So mas ano pa dito, malamig pa, tapos sa ilalim pa ng kahoy. O para lang tayong trip, pwede tayong magmuni-muni dito, cherries. So yan na nga, nag-aantay na lang kami ng ano namin area. So before that, tingnan nyo muna yung area, no? Diba napakaganda talaga niya guys, white beach siya, parang true para dito mamahalin na Sir Charis, pero ang totoo pala ay hindi. So yan lang siya, mura lang yung entrance fee. So yan na nga, tambay-tambay muna tayo, no? Antay tayo ng ating makakain, no? So yan, ang sarap ng simoy ng hangin, fresh na fresh. So ayun na nga, yung mga batang gutom. So excited na tayong kakain, no? Kasi gutom na yung mga peg. So magpakababoy muna tayo, no? For today, no? So nagpunta lang tayo ng dagat para kumain, no? Magpakabusog tayo ng bongga. Tsaka salamat pala sa ating napakagandang sponsor. Ang sarap ng ating mga pagkain, no? So bubusog talaga tayo. So yan, maglakad muna tayo guys, mag-tour tayo sa view, diba? Meron pang mangroves dun sa katapat, oh. So ang ganda niyan, parang dinesign yung mga mangroves na yun para makapag ano ka dun, makapagpasilong sa init, cherry. So yan, maganda yung dagat. So if gusto mo dito mag-aura-aura lang, picture-picture, so yan, gusto mo yung view, advisable talaga na magpunta dyan. Pero naman, kung gusto mo naman yung deep swimming talaga, like scuba diving, so wag na, hindi siya advisable na magpunta kayo dito, kasi maganda nga yung lugar, pero ang nakapangit lang kasi yung dagat, ang baba. Kahit pa nga lalayo ka pa ng bongga doon, hanggang bewang lang yung water. At saka ang dami pang mga ano ba tawag doon, sea urchin. So ayun na nga, maglakad tayo guys, papunta doon, libutin natin yung lugar, no? O yan, yung mga cottages nila, maganda talaga siya. So ano lang siya, wala siyang overnight. So yan, ang tirik ng araw, so para tayong foreigner kunyari, para tayong hindi matakot maano, no? Maging itim. Ay, no worries naman pala. Kasi itim naman pala talaga tayo. So, ayun na nga. After how many years? 6 years? So, ngayon lang ulit makalosob si Jezebel sa karagatan. Tapos, paglosob natin doon sa karagatan, maging dugong na tayo, cherries. So, ayan, lakad-lakad lang tayo, no? So, yung mga cottages na yan, puno na yan at that time. Tingnan mo, di ba? Napakaganda ng ano. Kasi ang dami ng nakabuk na tao. Ang dami niya, ang saya dyan sa mga araw na yan. So, ayun na nga, lulusob na talaga tayo, no? Yung dugong, excited ng lumusob sa dagat, cherries, parang true. So, ang kapangit, hindi tayo makalangoy kasi bukod sa hindi tayo marunong lumangoy, wala pa tayong bit-bit na bihisa, no? So, maganda dyan, o, maganda magpasilong. So, if you were in Cebu, try to visit this place also. Kasi ano siya, pwede ka mag-unwind dito kahit hindi ka naman maligo. Outing-outing lang yung kain, usapan, so ganyan. Nakakawala ng stress kasi mahangin, libre yung hangin, di ba? Napakaganda pa ng dagat, o di ba? Pwede ka dyan. O yan, yung asawa ko, curious siya, nagpunta sa lalim ng dagat. Binidjuhan na siya, yan yung nakita niya. Sana wala siya makita ang mga ano dyan, mga ahas. Oy, charot! May nakita siya doon, mainit. So ayan, naglalakad na naman siya. Hindi pa niya nakita si Jezebel ang kanyang kambal na dugong. So ayan na nga guys, pa-sunset na siya. Di ba, ang ganda niya talaga niyan sa personal, yung pa-sunset na yung ano, yung nag-aano yung kulay ng
langit at saka yung sa ano, no? So guys, yun na nga guys, tapos natin mga maliligayang araw at tayo uuwi na. So guys, punta na kayo dito. Mag-visit na kayo if gusto niyo pang barkada, pang family. Maganda naman yung place, pero kung gusto niyo naman ng deep swimming talaga, hindi kayo mag-enjoy kasi ang layo na narating nyo, yung tubig hanggang ano pa, at saka marami ding ano, mga ano pa yung tawag doon, sea urchin, yung nanusok na maraming ano. Pero masaya naman siya. Masaya, masaya kaming nakarating dito kasi once in a lifetime experience, no? Kasi sa tandang ko to, pati Cebu, hindi ko pa nalibot. So first time ko pa nakapunta sa lugar na to, 'di ba? Ang ganda, maganda siya, at saka mura lang din yung entrance fee niya. At saka if ever ano, may bibilhin din kayo mga drinks, water, at saka mga chicheria diyan, no? So yun na nga guys, uwi na kami. Thank you talaga sa inyong pagsuporta, no? So ayan na nga, siksika na yung mga baboy dyan sa sasakyan. So thank you ulit sa aming sponsor sa pag-tour sa amin dito. And thank you for watching. See you in our next vlog. Bye-bye!